Good day mga sir, mga boss. Magandang araw sa inyo. Today pa lang, yung kakaragot na natin yung ating big dish na nabili. DIY lang tayo. So sa akin kasi hindi na stuck yung gamit kong ehe dyan. So kailangan sa inyo, kailangan nyo ng socket wrench 19. Tapos mas maganda yung T-wrench, kung may T-wrench kaya na 10mm yung kasi sa akin. T-wrench 10mm gamit ko dyan. Tapos socket size na 12 para doon sa caliper. Yun yung mga gamit kong tools din. So ayan, umpisahan ko na sa maklasin. Tapos nilogan ko na muna yung tornillo ng disc kasi para mas madali siya mamaya maklasin. Pag bago pa lang kasi medyo matigas siya. So mas maganda habang nakakabit pa lang siya is logan yun na. Yun lang eh. Yun lang naman ang na-experience ko sa ganyan tornillo. So ayun, nakalas ko na yung gulong. Ayun, tinanggal ko na yung tornillo ng disc. So mabilis lang naman magkamagalang guys. Madali lang naman mag DIY yan. So balak nyo bumili ng big disc, pwede rin kayo na magkabit na. So dun sa unboxing ko, meron ako dun yung link kung saan ko nabili at saan sa shop, anong store ng shop yan, may link dun. So gusto nyo bumili, marikan nyo na yung isang video sa unboxing, may link dun. So na guys, kinabit ko na ulit yung tornillo. Actually guys, dyan sa dito wala pa kasing thread locker ko, hindi pa na dumating, late siya dumating. So nung nakabit ko na siya mga ilang days, dumating yung thread locker ko, kinalas ko ulit yung tornillo na lang, kinalas ko isa-isa, nilagay ko ng thread locker kasi mas safe. Alam mo, mas maganda kasi may thread locker. Kahit ano namang thread locker na brand. So yung nabili ko lang is Loctite. Okay, subok pa na rin naman yan, ginagamit ko dun sa sa trabaho. Yun ang gamit, Loctite yung thread locker. So yun, kinabit ko na rin yung bracket tsaka caliper. So nagkamali ako dyan, dapat pala ang unahin ko is uno muna kabit yung gulong bago yung bracket at caliper para hindi ka mahirapan. So yan, nahirapan ako kasi inuna ko yung bracket tsaka caliper. So ginawa ko dyan, kinalas ko na naman ulit siya, inuna ko na lang yung gulong pagkabit, tapos sinunod ko na yung caliper tsaka bracket. Yan, nahirapan ako kaya kinalas ko ulit. Nagkamali ako. So yun guys, yun, unahin nyo, gulong muna. Tapos yung gulong, ipasok nyo muna yung caliper. Pag napasok na siya sa disc, tsaka nyo isunod yung yung bracket nya. Yan. So nung napasok ko na siya, yan na, okay na. Higpit-higpit na lang sa mga tornillo. Kasi yun na, last na is maghihigpit ka na lang tornillo pag napasok na. So ayan na guys, pagkapasok nung caliper, sinunod ko na yung bracket, tornillo ko na lang. So pag kayo magkagawa, mag DIY kayo, is unahin nyo muna yung gulong ikabit, sunod yung caliper pag napasok na, tsaka nyo ilagay yung bracket. So madali na lang siya, hindi na kayo mahihirapan. So ayan, nagtutornillo na lang ako dyan. Iigpitan ko na lang yan. Wala pa akong thread locker na lagay dyan kasi late nga dumating. So nung dumating siya, after ilang days, naghagay na ako. Yan, tinesting ko siya kung maganda yung ikot niya, yung labang sabit. Okay naman siya. Good, so higpitan time na. Kaya lang naman ako na big disc kasi nababasa ko rin at napanood ko rin na mas advantage talaga yung naka big disc ka, mas maganda yung braking power niya. Yun ang napanood ko at nabasa ko rin naman. So tagal ko rin naghanap nito guys,
big disc, mga isang taon din mahigit. So nung nakita ko siya, binili ko agad. Kasi ngayon yung nano ko, big disc. Kahit naman sa ibang motor ko, is naka big disc talaga ako. Yun ang, hindi naman dahil sa forma, yung ano kasi yung braking power talaga. Diba? So yun na, higpit na ako guys. Higpitan ko na lang siya. So nung dumating yung ano, tread locker ko, nilagyan ko ng tread locker yan. Kinalas ko isa-isa lang yung tornilyo, isa-isa, tapos lagyan ng tread locker. Mas maganda para sigurado kayo man. Hindi siya basa-basa lumuluwag kasi may tread locker siya. Yan. Yan guys, ano. Yan, basta yung gamit ko dyan is Allen wrench na 4mm tsaka 5mm, tapos socket wrench na 12mm and 19mm, tapos yung T-wrench is 10mm. So, yun ang tools na gamit ko. Yun lang din man, ano. Kung kailangan nyo din. Siguro hindi ko, 19 din yata yung sukat. Oh, 17, 14 mm yung stock ng, yung sa ehe na stock ng, ano, click. So, yun na guys. Kabit ko na siya. Maraming salamat sa panonood at sa oras nyo. Maraming salamat sa suporta. At hanggang dito na lang siya guys. And God bless us all. And thank you. Tapos na po.